Barangay Love Stories. Hindi matatawaran ang sakripisyo ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Yung tipo na handa silang gawin ang lahat maging buhay man nila ang kapalit. Kahit pa nga hindi nila ito kadugo o tunay na anak. Ikaw kapuso, ano ang handa at kaya mong gawin para sa iyong anak sa kabila ng hindi ikaw mismo ang tunay niyang magulang? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lilet. 53 years old at kasalukuyang nakatira sa bayan ng Angono sa Rizal. Nais ko lang sanang ibahagi ang aking kwento dahil sa kagustuhan na mabigyan ng paalala mga taong nagbabalak na magkaroon ng anak pero hindi pa naman handa at pag-isipang mabuti dahil aminin man natin o sa hindi. May mga magulang na kapag nagkaroon na ng anak ay basta na lamang ipamimigay o kaya naman ay inaabandona ang kanilang mga anak. Kagaya na lamang ng aking mahal na pamangkin na pagkatapos isilang ng kanyang ina ay basta na lamang iniwanan dahil hindi pa ito handang magkaroon ng anak. Papadudot, dahil sa hirap ng buhay namin noon ay napilitan kaming magtrabaho ng kapatid kong sineng sa ibang bansa sa murang edad. 20 years old ako noon habang sineng naman ay 16 years old pero dahil matangkad ito at hindi halatang bata ay napeke namin ang kanyang birth certificate para lamang makapagtrabaho sa Japan. Naging maganda ang takbo ng trabaho namin sa Japan bilang mga entertainer at talaga namang naging kilala at paborito ang kapatid kong sineng dahil kakaiba naman talaga ang ganda niya. Pero makalipas ang isang taon mahigit ay nalaman ko na buntis ang kapatid ko. Nabuntis ito ng isang hapon kaya naman umiiyak siyang lumapit sa akin noon. At sinabing hindi pa siya handa at ayaw niya pang magkaanak. Ang tanging nasabi ko na lamang sa kanya noon na kung buntis siya ay wala na kaming magagawa pa. Dahil ang bata ang isa sa mga pinakamagandang regalo ng Diyos sa isang tao. Pero hindi para sa kapatid ko dahil ang tingin niya sa batang yon ay malaking sagabal sa trabaho niya. At dahil nga sa pagbubuntis niyang yon ay napilitan siyang bumalik ng Pilipinas dahil hindi na rin naman siya makakapagtrabaho dahil sa kalagayan niya. Ang mahirap pa ay hindi alam ng kapatid ko kung sino bang nakabuntis sa kanya. Lumipas ang 9 na buwan at nagulat na lamang ako nang tumawag sa akin ng nanay namin at sinabing pagkatapos ng ang mga anak ni Neg ay iniwanan na lamang nito basta ang anak nang wala man lang pasabi. Hindi ko malaman noon kung saan ko siya hahagilapin dahil ang tanging kontak na meron siya sa akin ay hindi ko na matawagan pa. Naisip kong balak niya na talagang iwanan ang anak niya simula pa lamang. At dahil wala rin namang trabaho ang nanay namin ay nagpursige pa ako lalo sa trabaho at inako ang lahat ng responsibilidad para sa pamangkin ko. Mula sa gatas at diaper nito, mga damit at kung ano-ano pang kailangan nito. Nag-ipon din ako noon para sa pagpapabinyag niya at nanay nila ang matyagang nag-asikaso ng lahat. Hindi naman ako nag-alala sa pamangkin ko dahil maalaga ang nanay namin at alam kong mahal na mahal nito ang apo. Palagi na nga rin noon or palapit na nga rin noon ang first birthday ng pamangkin ko kaya naman nag-ipon ulit ako para may maipadala akong panghanda niya. Pero isang araw ay isa sa mga dating katrabaho ni Neng ang nagsabi sa akin na alam nito kung saan ito nakatira at ibinigay sa akin ang number nito. Wala akong oras na sinayang at agad kong tinawagan ang kapatid ko, Papa Dudut.
contact ha? Napi-okay kasi yung luma kong simte, kaya ako nagpalit. Sus, mga palusot mo! Ang dami-daming paraan! Tapos ang anak mo, iniwan mo na lang basta kay mama? Ang kapal mo naman masyado! Tapos nasan ka ngayon? Nagbubulakbol? Ano ba yan? Sermon agad! Hindi ko naman iniwan eh. Ibiniling ko lang kay mama kasi nga bumalik na ako sa trabaho. At anong trabaho? Ako nga, huwag mo akong pinaglololoko. Sinabi sa akin ng barkada mo na nasa Pilipinas ka pa rin at kasama mo yung bago mong boyfriend. Sinong barkada? Di na mahalaga kung sino. O ano, magsisinungaling ka pa? Huwag nga ako. Alam na alam ko yung style mo. Alam mo naman pala, ba't nagtatanong ka pa? Talagang sumasagot ka pa ha? Umuwi ka na ng bahay! Ikaw ang mag-alaga sa anak mo! Magtatrabaho nga ako, ba't bang kulit mo? Anong trabaho pinagsasabi mo? Yung boyfriend mo? Siya tatrabahuhin mo? Hoy! Imbis na inuubos mo dyan sa lalaking yan yung perang pinaghirapan mo, bilan mo muna ng gatas at diaper yung anak mo! Wala akong pera! Di naman kasi ako ready magkaanak eh! Anong di ready pinagsasabi mo? Nagpabuntis-buntis ka tapos di ka pa ready? Umayos ka na nga! May anak ka na! Di ka na dalaga! Kaya imbes na nakikipagbahay-bahayan ka dyan sa bahay ng lalaking yan, alagaan mo yung anak mo doon! Ano? Aanak ka na ka tapos si mama pag-aalagaan mo? Kapal lang mukha mo! Ako lahat tumako ng responsibilidad sa anak mo kasi naaawa ako! Tapos ikaw tamang pasarap sa buhay? Ate naman! Magtatrabaho nga ako! Nag-a-apply ako ng trabaho malapit dito! Tigilan mo ako sa mga ganyan mo! Sinabi sa akin ni Rochang na pinapadalang kanya lang pera para sustento sa anak niya. Tapos di mo man lang maabutan si mama para may pambili man lang ng gatas at diaper yung anak mo? Huwag mong lustahin sa walang kwentang tao yung perang pinapadala sa'yo! Pag ikaw naubusan ng pera, tatalikuran ka ng mga yan! Sinasabi ko sa'yo, pera lang habol ng mga yan, lalo na yung lalaki mo! Ano bang paki mo? Pera ko to at ako magdedesisyon kung saan ko gagastusin. Aba talaga? Pera mo? Pera ng anak mo yan, kapal na mukha mo! Huwag ka lang talaga magpapakita sa akin, kakalbuhin kita! Kung makikita mo ko, eh gusto mo, ampunin mo na lang anak ko! Total pabida ka eh! Ah, talagang bastusan ha? Wala ka talagang modo! Kaya di na ako magtataka kung buong angkan natin galit sa'yo! Oo! Epal ka kasi! Pabida ka masyado! Natural! Kasi ako, marunong ako makisama at responsable akong tao. Eh ikaw, tingnan mo nga yung ginagawa mo ngayon. Iniwan mo yung anak mo para sumama sa lalaki mo. Di mo man lang magawang kumustahin. Anong klaseng nanay ka? Hindi ko ginusto maging nanay. Kaya kung gusto mo, edi ikaw magpakananay sa kanya. Total feel na feel mo. Naririnig mo ba sinasabi mo? Ba't di mo ayusin yung buhay mo? Para naman may magawa kang matino. Palagi naman akong walang magawang matino sa paningin mo eh. Gusto nyo, kayo palagi yung tama. Kasi tama naman talaga kami. Masyadong matigas ang ulo mo. Di ka nakikinig sa amin tapos grabe ka ba kung makasagot-sagot sa akin? Bahala kayo sa buhay nyo. Sinabi ko na nung una pa lang na ayoko naman talaga magkaanak. Hindi na ako magpapakita sa inyo. Bahala na kayo sa batang yan. Papadudot, matapos nga ng pagtatalo naming yon, ayun na rin ang huling beses na nagkausap kami dahil nang sumunod na beses ko siyang tinawagan ay hindi ko na siya makontakt. Lumipas din ang maraming taon at hindi na talaga siya nagparamdam o nagpakita sa amin, kaya tuluyang ko nang inako ang responsibilidad sa aking pamangkin pati na ang pagiging ina nito. Sa totoo lang ay wala akong pagsisisi sa ginawa ko dahil pamangkin ko naman yon. Masabi ko ngang sulit ang lahat ng sakripisyo at pagod ko para maibigay sa kanya ang magandang buhay na dapat ay para sa kanya dahil lumaki siyang mabait, magalang at mapagmahal. At lalo akong naging masaya noon nang ako naman ang magbuntis sa long time boyfriend kong Hapon. Pero dahil sa nabuntis nga ako ay kinailangan ko na rin bumalik ng Pilipinas at naiwan sa Japan ang boyfriend ko. Hindi naman kami nahirapan nang umuwi na ako dahil may ipon naman ako. Kaya kahit isang taon akong walang trabaho ay may kakainin kami at isa pa ay nagpapadala naman ng 2 lapad buwan-buwan ng boyfriend ko para sa pagbubuntis ko. Habang lumalaki nga ang tiyan ko ay mas lalong nagiging sabik si Remy na makita na raw ang kapatid niya. Nalungkot ako ng mga oras na yon, Papa Dudut, dahil
Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na magpinsan sila at pamangking ko lamang siya. Natatakot din ako na kapag nalaman niya ang totoo ay magalit siya sa akin dahil sa pagtatago ko ng lihim na yon. At takot na baka iwan niya ako at sumama sa kanyang tunay na ina. Hanggang sa nanganak na nga ako ay palaging nakabantay si Remy sa akin at sa pinsan niya. Siyang nag-aasikaso sa akin kapag kailangan kong kumain o kaya naman ay magpunta sa banyo. At lumipas ang mahabang panahon habang lumalaki nga silang dalawang magpinsan ay napansin ko ang pagiging mas malapit nila sa isa't isa. Halos hindi na nga sila mapaghiwalay at lagi rin silang tabi kung matulog. Masaya din ako ng panahon na yon dahil nakikita ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. At alam kong dahil na rin sa magkadugo pa rin naman sila. Pero hindi ko pa rin maiwasang mag-worry na baka kamuhian ako ni Remy. Kapag nalaman niyang itinago ko ang lihim na inabando na siya ng totoo niyang ina, Papa Dudut. Tulala ka na naman dyan. Ang dami ko lang iniisip, Ma. Tulad ng ano? Ay, di ko kasi alam paano ko sasabihin kay Remy yung tungkol sa nanay niya. O eh bakit? Kailangan pa bang makilala ni Remy yung walang kwentang nanay niya na nang iwan sa kanya? Karapatan pa rin naman niyang malaman yung totoo. O eh di sabihin mo sa kanya? Nagdadalawang isip nga ako, Ma eh. Paano ko magalit siya sa akin? Mabait na bata si Remy, tsaka matalino. Sigurado naman ako maiintindihan niya kung bakit ang tagal nating iniliihim sa kanya ang tungkol sa totoo niyang nanay. Paano kung dumating yung araw na iwan niya ako, tapos hanapin niya si Ning? Praning ka na naman eh. Mahal na mahal ka ng pamangkin mo, kaya hindi ka niya magagawang iwan. Pero paano nga kung ganun yung mangyari? Di ko kakayanin, Ma. Parang tunay na anak na turing ko kay Remy. Alam ko naman yun. Kaya ipanatag mo ang loob mo. Hindi tayo iiwan ni Remy. Nagigilty lang kasi ko na may tinatago ko sa kanya. Ay, wala naman akong kasalanan pero ako pa tong natatakot. Kung bakit naman kasi sining pa naging nanay ni Remy. Nagpabuntis-buntis siya tapos di naman pala siya handa sa mga responsibilidad. Ay, ewan ko ba sa kapatid mong yon? Yan ang napapala ng mga hindi nakikinig sa magulang eh. Lumalaking walang direksyon ang buhay. Sa bagay, ganyan yung tatay niyo eh. Ilang beses ko na ba yung nahuling ng babae? Pati kaibigan ko dati, hindi pinalagpas. Inanakan pa, tapos iiwan niya rin naman pala. May pinagmanahan naman pala yung anak niyo. Anak din naman kita. Pero di naman ako kagaya ni Ning na sarili lang ang iniisip. Sarili niyang anak, pinabayaan niya. Tapos siya pa may ganang sumagot-sagot sa akin noon. Kapal talaga! Demonyita! Oh, tama na yan. Mahal na mahal ka ni Remy. Kaya alam kong hindi ka niya iiwan kung sakali man na malaman niya ang totoo. Sana nga, Ma. Kasi nanay niya pa rin si Ning eh. Malay ba natin kung mas matimbang sa kanya yung totoo niyang ina? Ano ka ba? Tigilan mo na nga yung kapraningan mo. Basta ako na ang nagsasabi. Hindi mo pa ba kilala si Remy? Tayo ang nagpalaki sa kanya kaya dapat tayo ang mas nakakakilala sa kanya. Hindi tayo nagkulang sa kanya. Lalong-lalo ka na. Ikaw ang nagpalaki, ang nagsakripisyo at naghirap para sa kanya. Ano ba yan, Ma? Para namang kinukwenta niyo yung hirap ko kay Remy. Hindi, ano ka ba? Ang sinasabi ko, sa tingin mo ba pipiliin ni Remy ang nanay niyang hindi niya naman nakita simula pagkabata? Yung nanay na iniwan siya pagkasilang sa kanya at hindi na binalikan pa? Ikaw ang nandoon. Ikaw ang nagpuno sa lahat ng pagkukulang ng walang kwenta niyang ina. Eh paano kung magrebelde si Remy pag nalaman niya yung totoo? Maglaya siya, mapariwara siya. Manahimik ka nga. Baka mamaya magkatotoo lahat yung mga sinasabi mo. Mabait at matalinong bata si Remy.
Kaya maiintindihan niya kung bakit natin itinago sa kanya ang totoo. Kaya tumigil ka na. Ang mabuti pa, magluto ka na. Pauwi na yung mga anak mo galing sa eskwela. Ay, oo nga pala. Di ko na malayan yung oras. Ay, kaya nga. Dalian muna at paniguradong gutom na ang mga yon pagdating. Sa kabila ng pagpapagaan ni Mama ng loob ko ay hindi ko pa rin maalis sa akin ang pangamba. Dahil nga sa takot ako noon na magalit sa akin si Remy kapag nalaman niya ang katotohanan, ay mas pinili ko na lamang ibaon sa limot ang totoong pagkatao niya. Mabuti na nga lang at nang maipanganak ni Neng, si Remy ay pangalan ko ang nilagay nito sa birth certificate ng anak niya. Kaya wala kang magdududa na hindi ko anak si Remy. Habang tumatagal rin noon ay nagiging madalang na ang pagpapadala sa akin ng boyfriend ko at mabibilang na lang din sa daliri ang pagtawag-tawag nito sa akin. Hanggang sa nalaman ko na lamang na nag-asawa na pala ito pero hindi ko akalain na magiging madali lang para sa akin ang paghihiwalay namin. Lalo pa nga papadudot at alam ko naman sa sarili kong minahal ko siya. Pero baka dahil sapat na ang pagmamahal na natatanggap ko kay Remy at sa anak ko ay hindi na ako nanghangad pa ng pagmamahal mula sa ibang tao. Lalong-lalo na sa boyfriend ko. Sapat na sa akin ang pagmamahal ng mga anak ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalalapit na rin ang 18th birthday noon ni Remy kaya naman lihim ako naghahanda para sa araw na yon. Matagal na rin naman akong nagtabi ng pera para sa espesyal na araw na yon dahil sobra-sobra naman ang naipapadala ng dati kong boyfriend. Hindi man bongga ang maging debut ni Remy ay ang importante ay maranasan niya ang pakiramdam na para siyang prinsesa sa araw ng kaarawan niya. Ayaw kong palampasin ang isa sa mga pinaka-importanteng araw sa buhay ng isang babae, Papa Dudut. Kahit na pamangking ko lamang siya ay sobrang mahal na mahal ko siya. Hindi man ako ang totoo niyang nanay ay handa akong gawin ang lahat para sa kanya at para sa anak ko. Masasabi ko ngang iwan ako ng lahat wag lamang ng mga anak ko. At noong malaman nga ni Remy na pinaghandaan ko ang nalalapit niyang debut ay agad niya akong kinausap at pinilit na iurong na ang selebrasyon. Nay, sabi ni Lola magdedebut daw po ako. Oo, bakit? May gusto ka bang idagdag? Wala po, Nay. Kailangan pa po ba talagang mag-debut pa ako? 18th birthday lang naman po yun eh. Anong 18th birthday lang? Yan ang isa sa mga importanteng araw sa buhay ng isang babae. Kasi ang ibig sabihin lang yan, papasok ka na sa panibagong chapter ng buhay mo, nasa legal age ka na. Kaya lahat ng mga desisyon mo, kailangan mo ng pag-isipan. Pero hindi porke nasa legal age ka na eh, matututo ka ng magbisyo at bumarkada. Huwag kang tutulad dun sa ano po? Wala anak, wala. Pagpaluto na lang po kayo ng pansit tsaka spaghetti sa birthday ko. Ay hindi, maghahanda tayo dahil debut mo yun. Kaya pumili ka na ng isasali mo sa 18 roses at 18 candles mo. Inay, ang laki ng magagastos nyo kung may ganun pa. Eh ano? Ako naman ang gagastos. Basta para sa inyo ni Romy, gagawin ko lahat. Ibibigay ko lahat. Isang araw lang naman po yung birthday ko tapos gagastos kayo ng malaking pera. Sayang lang eh. Ano ka ba? Di sayang yon. At least na-share natin ang blessings mo sa araw ng birthday mo. Mas maraming tao mabigyan natin, mas maraming blessings ang babalik sa atin. Ganun po ba yun? Oo. Tsaka huwag ka mag-alala sa gastos. Nagtabi talaga ako para sa debut mo. Salamat po, Nay. Hayaan niyo po, babawi ako sa inyo kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Gagawin ko kayong reyna. Sus! Di naman importante sa akin yun. Ginagawa ko to para sa inyo ng kapatid mo at hindi ako nanghihingi ng kapalit. Basta magtapos ka lang ng pag-aaral, okay na sa akin. Basta, Nay.
Magagawan kita ng mansyon tsaka bibilan din kita ng kotse. Sige lang anak, libre naman mangarap. Nay naman eh, seryoso po ako. O siya, sige na. Ano palang gusto mong kulay ng gown mo? White na lang po. O sige, may gusto ka pa bang idagdag sa handa mo, anak? May gusto kang ipaluto? Okay na po yun, Nay. Kung ano po yung nasa listahan nyo, yun na lang po. Basta may spaghetti po, ah. Hindi talaga mawawala yung paborito mo, no? Siyempre po. Thank you po, Nay. I love you po. Sus, nambola pa. Alo, love ko naman po talaga kayo, ah. Oo na, love na love din kita. Masaya at maayos naman naming nairaos ang debut ng mahal kong pamangkin. In-invite niya mga kaibigan niya na kasama sa 18 Candles at 18 Ribbons. Siyempre, first dance niya ang kanyang pinsan. Papadudot, napakasarap sa pakiramdam ang makita ko siyang napakasaya sa espesyal na araw sa buhay niya. At yun lang ang tangi kong hiling para sa kanilang dalawa ng anak ko. Masasabi ko nga na napakaswerte ko dahil kahit na single mother lamang ako ay meron naman akong dalawang anak na mahal ako. Ang makasama ko lamang silang dalawa ay sobrang sapat na para sa akin. Pinilit kong gawin ang lahat na makakaya ko para masuportahan sila at maibigay ang lahat ng pangangailangan nila. Pero dahil wala naman akong trabaho at umaasa lamang ako sa perang naipon ko sa bangko, papadudot, nakapag-decide ako na gamitin ang natitira kong pera para makapagbukas ng kahit maliit na negosyo. Nagluto ako ng mga almusal at pananghalian na hindi rin nagtagal ay naging mabenta. Madalas din ay nagde-deliver ako ng mga pagkain sa mga crew ng restaurants na hindi afford ang bumili ng pagkain doon. Kapag nagde-deliver naman ako ay si Mama ang nagbabantay sa mga paninda ko. Kahit paunti-unti ay nakakaraos kami sa pang-araw-araw na pagkain namin. Baon ng mga bata sa school at syempre sa mga bills. Pagtitinda nga lang ng pagkain ang naging katuwang ko para mapag-aral ang dalawa kong mga anak hanggang sa tuluyang ko na ngang napagtapos ng college si Remy. Natapos nito ang kursong business management at hindi kalaunay nakapasok bilang assistant manager sa isang 5-star resort sa Newport City sa tulong na rin ng malayong kamag-anak namin na doon din nagtatrabaho. Halos maiyak ako sa naging tagumpay ni Remy sa buhay at ang tanging nasabi ko na lamang sa sarili ko noon ay sa wakas, nagbunga din ang lahat ng sakripisyo ko. Nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil kahit kailan ay hindi niya kami pinabayaan. Papadudot, kahit na may maayos na trabaho na si Remy, ay hindi pa rin ako tumigil sa pagtitinda kahit na ilang beses na niya akong pinapatigil noon. Hindi ko rin naman basta-basta matatalikuran lang ang naging isang bagay na nakatulong sa akin para makapagtapos siya ng pag-aaral. Isa pa ay ayaw kong umasa sa kanya dahil hindi ko siya pinagtapos. Para gawing bangko na kapag kailangan ko ay mag-withdraw ako. Pinag-aral at pinagtapos ko siya para kung sakaling mawala ako sa mundo ay may maganda at maayos silang buhay. Dahil wala namang ibang tutulong sa kanila sa oras ng kagipitan kundi ang mga sarili lamang nila. Guminhawa na rin ang buhay namin simula na makapagtrabaho na si Remy. Kahit nga hindi ako humihingi sa kanya ay kusa siyang nagbibigay. Ang bahay namin na dating bitak-bitak ay naipa-renovate na rin niya. Minsan naman, papadudod ay ipinapasyal niya kami sa resort na pinagtatrabahuhan niya at nakakatuwa dahil iba't ibang celebrity ang nakikita namin doon. Nakakapag-picture pa nga ako. Pero ang akala ko noon ay ang masaya at tahimik na buhay namin ay magtutuloy-tuloy na. Pero nagulo ang lahat ng isang araw ay bigla na lang sumulpot sa bahay ang kapatid kong si Neng, papadudod. Hmm.
may lakas ka pa ng loob na magpakita sa akin? Di ikaw ang pinunta ko rito, ate. Asan ang anak ko? Ha! Anak mo? Ano bang akala mo sa amin? Hanapan ang nawawalang anak? Babawiin ko ng anak ko. Nasaan siya? Hoy! Baka nakakalimutan mo. Matagal ka nang nawala ng karapatan sa anak mo simula nung iwan mo siya sa amin. Ang kapal din naman ang mukha mo, no? Anong walang karapatan? Ako ang totoong nanay niya. Ako ang nagsilang sa kanya. Kaya ilabas mo yung anak ko! Remy! Grabe! Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung kakapalan ng mukha mo para tawaging anak si Remy! 26 years, Neng! Ni hindi mo nagawang kumustahin ang anak mo! Tapos ngayon susulpot ka sa pamamahay ko, babawiin mo ang anak mo? Ano? Pinalaga mo lang sa amin tapos kung kailan mo gusto, bigla mo nalang kukunin? Manigas ka! Kung hindi niyo ibabalik sa akin ang anak ko, pasensyaan tayo! O bakit? Anong gagawin mo? Ipapabarangay mo ko? Ipapakulong? Oo! Kung yun ang kailangan para mabawi kong anak ko! Ayan! Pinag-aaral ka kasi noon anong ginawa mo. Puro kalakwacha kaya pati mga basic na batas di mo alam. Huwag mo akong mabatas-batas ha! Anak ko si Remy at may karapatan ako sa kanya. Alis dito hanggat hindi niya binabalik sa akin ang anak ko! Wala ka ng anak na babalikan! Tandaan mo yan! Kasi wala kang kwentang ina! Ang alam mo lang bumarkada at magbisyo! Dami mong sinasabi! Tita ka lang ni Remy! Ako ang nanay kaya manahimik ka! Oo, tita niya lang ako! Pero ako! Ako ang tumayong nanay niya noong mga panahong wala ka at nagpapakasasa sa perang pinapadala ng tatay niya! Puro ka pasarap! Bisyo! Barkada! Nasa iyo na lahat! Hindi mo man lang dinalaw yung anak mo kahit isang beses! Tapos pinapangalandakan mong nanay ka niya? Mahiya ka nga sa balat mo! At bakit ako mahihiya? Pinaglalabang ko lang ang karapatan ko sa anak ko! Bakit? Kasi successful na yung anak mo? Kasi mapapakinabangan mo na? Kaya ngayon, naghahabol ka? Ay, huwag kang tamang hinala ah! Gusto ko lang kunin ang anak ko! Ako na mag-aalaga sa kanya! Malaki na si Remy! Di na niya kailangan ng mag-aalaga sa kanya, tanga! Ngayon mo ba talaga sasabihin yan kung kailan di ka na kailangan ng anak mo? Ba't ba ayaw mo ibalik sa akin yung anak ko? Kasi napeparahan mo na siya? Oportunista ka rin naman pala eh! Sabihin mo yan sa sarili mo! At hindi ko ibabalik sa'yo ang anak ko! Anak ko si Remy! At hindi ikaw ang nanay niya! Kahit kailan hindi ka nagpakaina sa kanya, kaya lumayas ka sa mamamahay ko! At huwag ka nang bumalik! Di ba ako tapos? Babawiin ko ang anak ko kahit anong mangyari! Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Galit ako na nalulungkot at nangangamba. Dahil ang isipin ko pa lamang na malalayo sa akin si Remy ay hindi ko na kaya. Minahal ko si Remy at pinalaki na para ko ng tunay na anak. Hindi man siya sa akin mismo lang galing ay walang katumbas ang pagmamahal ko sa kanya. Sa kanilang dalawa ng kanyang pinsan. At alam ko rin ang mga oras na yon ay hindi ko na mapipigilan ang tadhana kung sakali mang pagtagpuin silang mag-ina. At dumating ang araw na malaman niya na hindi ko siya tunay na anak at pamangking ko lamang siya. Pero kahit na ganoon ay handa akong irespeto ang magiging desisyon ni Remy, Papa Dudut. Kung sakali man na dumating na nga ang araw na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Halos lamunin na nga ako ng anxiety ko dahil sa dami ng negatibong bagay na naiisip ko. Yung pakiramdam na anumang oras ay kukunin ng kapatid ko sa akin si Remy, na alam ko namang wala akong karapatan kahit ipaglaban ko pa siya. Dahil hindi naman ako ang tunay niyang ina. Minsan nga naisip kong ipagdamot na lamang siya pero hindi pwede dahil kahit pagbalik-balik na rin man ang mundo, ay anak pa rin siya ng kapatid ko. Hindi ko lang matanggap na iniwan niya si Remy, tapos kung kailan tahimik na ang buhay namin ay saka naman siya manggugulo. Napaka-unfair lang na iniwanan niya ang anak niya at natiis na hindi makita ng napakaraming taon. Tapos ay bigla na lamang itong magpapakita na parang walang nangyari. Na para lang siyang nagtabi ng gamit
na hindi ginagamit at nung kailangan na niya ay sa kanya hahanapin o kukunin. Ilang araw nga matapos ng pag-uusap namin ni Neng ay nag-umpisa na itong mangulit, Papa Dudut. Di ba sinabihan na kita na huwag mo na kaming guguluhin? Di ako titigil hanggat hindi ko napapawi ang anak ko. Hinding-hindi ko siya ibabalik sa'yo at sisiguruhin kung di kayo magkikita. Kung magagawa mo yan, pwede ko naman siya puntahan na lang kung saan man siya nagtatrabaho. Magpapakilala ako na ako ang tunay na nanay niya. Ha! Ang kapal talaga ng mukha mo! Sa tingin mo ba matutuwa si Remy na makilala ka? Bakit hindi? Wala siya sa mundong to kundi dahil sa akin. Buti nga hindi ko siya pinalaglag eh. Walang hiya ka talaga? Wala kang kwentang ina! Hindi mo deserve na magkaroon ng anak na kagaya ni Remy! Kahit ano pang sabihin mo, nanay niya pa rin ako. Kung ako sa'yo, sabihin mo na lang sa kanya yung totoo. Kaysa sa iba niya pa malaman. Sinong tinakot mo? Kaya malaman niya sa akin o hindi, inabandona mo pa rin siya. Sa tingin mo ba matatanggap ka ni Remy bilang nanay niya? Mag-isip ka nga! 26 years mo siyang pinabayaan! Tapos ngayon maganda na ang buhay niya, saka ka magpapakita? Natural! Alam mo naman ikaw lang ang makinabang sa anak ko. Ano kayo sinaswerte? Wala siya kung wala ako. Tatawag ulit ako ha? O kaya sulpot na lang ako dyan pag may oras ako. Para naman makilala na ako ng anak ko na ipinagdadamot niyo. Sige na! Kapatid mo na naman ba yung tumawag? Ma! Pwede ba? Hindi ko kapatid yon. Kapal talaga ng apog niya! Nabubwisit ako sa kanya! Ang sarap niyang sabunutan hanggang sa mapunit yung anit niya! Umiral na naman yung pagkabayolente mo. Wala na tayong magagawa sa kapatid mo. Nakuha niya ang ugali ng tatay ninyo eh. Nakakainis lang kasi, Ma eh! Maayos ang buhay ni Remy! Ba't kailangan pa niyang bumalik sa buhay namin? Saka kilala ko yung Sineng! Kaya niya gustong bawiin si Remy kasi pwede na niyang mahinga ng pera. Style niyang anak niyo, bulok! Hindi naman magpapauto yung si Remy. Matalinong bata yun. Pero di siya madamot. Mapagbigay siya. Kita niyo nga sa atin kung paano siya magbigay. Kahit di naman tayo nanghihingi. Ayoko lang na maabuso ni Neng si Remy pagdating sa pera. Magtiwala ka lang kasi sa kanya. Malaki na siya. Alam na niya kung anong gagawin niya sa oras na manghut-hut ng pera sa kanya ang nanay niya. Sumasakit na ulo ko! Dami-dami ko nang iniisip eh! Dumagdag pa yung demonyitang yon! Ewan ko ba naman kasi sa'yo at nagpapa-apekto ka dyan sa kapatid mo? Alam ko naman na ikaw ang pipiliin ni Remy. Di ko alam, Ma. Wala talaga akong tiwala dyan kay Neng eh. Alam na alam mong di gagawa ng maganda! Ay, hayaan mo na. Kahit naman may karapatan siya kay Remy, si Remy pa rin naman ang magdedesisyon kung kanino niya gustong sumama. Kaya huwag ka nang mag-alala dyan. Papa Dudut, gusto kong mapanatag dahil sa sinabi ni Mama. Totoo nga naman na malaki na si Remy at pwede nang mag-decide para sa sarili niya. Pero kilala ko ang kapatid ko at kapag gusto niya ay gagawa talaga siya ng paraan. Dahil nga sa sagutan naming yon ng kapatid ko sa telepono, Papa Dudut, hindi ko po mapigilang mag-isip ng hindi maganda. Yung tipong gustong gusto kong manakit, gusto ko siyang pagsasampalin para kahit papaano ay magnipis naman ang pagmumukha niya. Dahil sa totoo lang ay hindi ko malaman kung saan niya kinukuha ang kakapalan ng mukha niya para sabihin sa akin ang mga bagay na yon. Pero naisip ko rin na sino nga lang ba ako. Tita lang naman ako ni Remy na nag-aruga at nagpalaki sa kanya pero hindi ako ang tunay niyang ina. Kahit ano pa ang nagawa ng kapatid ko ay may karapatan pa rin siya dahil siya ang nagsilang kay Remy. Halos ilang gabi na nga akong hindi makatulog dahil pinag-iisipan ko mabuti kung paano ko ipagtatapat kay Remy ang tungkol
sa totoong nanay niya. Kaya naman sinempuhan ko na day off noon ni Remy. Tinawagan ko kagad si Neng noon para magkaharap na kaming tatlo at malaman na niya ang katotohanan. Nakahanda na ako noon na tanggapin kung ano man ang magiging desisyon niya dahil malaki na siya. May sarili na siyang pag-iisip at sariling desisyon sa buhay. Nahiling ko lang na sana ay hindi niya ako makalimutan kung sakali man na magdesisyon siyang sumama na sa kanyang ina. Pero halos mahimatay ako. Nang sabihin niyang sasama na siya sa kapatid ko. Papa Dudot, kilala ko mabait si Remy kaya alam kong kahit gaano pa kasama ang kanyang ina ay mapapatawad niya pa rin po ito. Bago siya tuluyang magpaalam sa akin noon ay niyakap ko pa siya ng mahigpit at ganun din siya sa akin. Iyak din ang iyak noon ang pinsan niya at ayaw pa siyang paalisin pero wala kaming nagawa dahil si Remy na ang nagdesisyon. Ilang buwan din akong wala sa sarili noon at iniisip ko kung ayos lang ba siya sa poder ng kanyang ina. Hindi kasi siya ganong nakakatawag sa akin at alam ko namang busy siya sa trabaho. Pero lahat ng agam-agam ko ay nawala ng isang araw ay umiyak siyang bumalik sa akin at sinabing, "Nay, nandito na po ako." Gustong iwan. Shhh! Tama na. Wala kang kasalanan. Ang importante, bumalik ka sa amin. Pasensya na po kung hindi ko nasabi sa inyo yung plano ko. Sorry po kung biglaan. Sa totoo lang po, Nay, wala naman po kung balak sumama talaga kay Tita Neng. Gusto ko lang po magkaroon ng pagkakataon na makilala siya. Kung ano bang klaseng tao yung taong nag-abandona sa akin. Sorry po, Nay, kung nasaktan ko kayo sa biglaan kong pagdidesisyon. Hindi, anak. Ayos lang. Ang mahalaga sa akin, nandito ka na. Grabe! Miss na miss kita sobra. Na-miss ka rin po kayo, Nay. Ang akala ko, tinalikuran mo na kami ng nanay Lilet mo at ni Romy eh. Sorry po, lo. Hindi ko po magagawa sa inyo yun. Kumusta naman ang pagtira mo sa mama mo? Malungkot po. Iniisip ko po kasi kayo. Saka wala pong nag-aasikaso sa akin pag umuwi ako galing trabaho. Namimiss ko po yung pambibaby niyo sa akin. Lalo na po kapag sobrang pagod ako galing sa work. Bakit? Ang mama mo anong ginagawa? Lagi pong wala si Tita Neng sa bahay kasi may lalaki pong sumusundo lagi sa kanya. Tingnan mo na! Hanggang ngayon pabaya pa rin siyang ina sa'yo? Tapos ang kapal ng mukha niya na kunin ka sa akin? Nangihingi ba ng pera sa'yo? Opo. Magkano? Madalas po 1,000. Minsan naman po 3,000. Anong sinabi ko sa inyo, Ma? Huhututan niya lang ng pera si Remy kaya gigil na gigil siyang makuha yung bata sa'kin. Ay, ikaw naman, Nak. Huwag kang masyadong nagpapautu sa mama mo. Okay lang yung bigyan mo siya paminsan-minsan, pero yung lagi, ibang usapan na yon. Mabarkada at mabisyo yung mama mo. Sabi niya, babayaran naman daw po niya. Anong babayaran? Saan kukuha ng pambayad sa'yo yung mama mo? Wala ngang trabaho yon. Kumalma ka nga muna, Lilet. Hindi naman si Remy ang kaaway mo, kaya huwag kang sumigaw. Naiinis kasi ko, Ma! Gigil na gigil ako kay Neng! Nay, tama na po. Hayaan niyo na po. Nandito na naman na po ako eh. Ay! Nak, hindi masamang tumulong ka sa mama mo. Nanay mo yun eh. Ang akin lang, kung alam mong di naman importante ka pupuntahan ng bibigay mong pera sa kanya, wag na lang. O kaya mas maganda ipag-grocery mo na lang siya minsan. O kaya bilan mo ng damit o sapatos. Kasi kung pera ibibigay mo sa mama mo, ipapang bisyo niya lang yan. Ipapang libre sa mga barkada.
Ang tanda na ng mama mo, pero wala pa rin siyang pagbabago. Tatandaan ko po yung mga bili ninyo, Nay. Pero sorry po ulit. Hindi ko na po kayo ulit iiwan. Ay, thank you, Nak. Masayang masaya ako't nakabalik ka na sa amin. Habang nandun nga po ako kay Tita Neng, may isang bagay po akong na-realize. Oh, ano naman yon? Na kung bibigyan po ako ng chance na papiliin ang bagong nanay, kayo pa rin po ang pipiliin ko. Alam kong kulang pa po ang salitang thank you sa lahat ng sakripisyong ginawa niyo para sa akin. Pero gusto ko pa rin pong magpasalamat sa inyo kasi inalagaan niyo po ako. Pinalaki at binigyan ng maayos na buhay at higit sa lahat. Minahal niyo po ako ng buong buo. Kapantay ng pagmamahal niyo kay Romy. Habang buhay ko po natatanawin ang utang na loob ko sa inyong dalawa ni Lola Yoli. Ang makasama lang kita, anak. Sobrang sapat na sa akin. Hindi mo kailangan tumanaw ng utang na loob sa akin dahil tunay na anak ang turing ko sa'yo. Pareho ko kayong mahal ng kapatid mo at gagawin ko ang lahat para sa inyo. Thank you po ulit, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. O paano yan? Kailangan po nating i-celebrate ang reunion natin. Si Romy na lang po ang kulang. Oo nga. Maaga pa kasi nasa trabaho pa yon. Basta pagdating ni Romy, aalis po tayo. Saan naman tayo pupunta? Ipapasyal ko po ulit kayo dun sa hotel. May concert po kasi nagaganapin mamayang hapon dun. May foreign artist po. Tapos kakain po tayo ng masasarap after ng concert. Ay, gusto namin ang nanay mo yan. Hindi ba, Lilet? Oo, Ma. Pero kahit saan lang tayo mamasyal, ayos lang sa akin. Ang importante, kasama ko tong si Remy ko. Papadudot, halos walang paglagyan ang tuwa ko nang sa wakas ay nakabalik na siya sa akin. Ang buong akala ko kasi ay tuluyan na niya akong iniwanan pero hindi pala, Papadudot. Ginawa niya pala yon para sandaling makasama ang ina at makilala ito. Sadyang napakabait nga ni Remy dahil sa kabila ng sama ng loob sa ina ay napatawad niya rin po ito. Paminsan-minsan nga ay nag-aabot siya ng tulong para sa ina at kung minsan naman ay pinag-grocery niya ito. Dahil hindi naman daw porke inabando na siya ng kanyang ina ay pababayaan na niya ito. Yun na lamang daw ang paraan niya ng pagrespeto sa taong nagsilang sa kanya. Sa ngayon nga, Papadudot, ay medyo maayos na ang samahan nila na mag-ina. Madalas ay dumadalaw si Neng sa anak pero naroon pa rin ang pagkailang nito sa kanya. Maging ang tawagin po itong mama ay hirap pa rin siya. At naiintindihan ko naman si Remy. Dahil hindi ganong kadaling makisama sa taong hindi mo pa gaanong kilala at ganoon ang sitwasyon nilang dalawang mag-ina sa ngayon. Pero alam ko namang hindi magtatagal ay matututunan din ni Remy na ituring itong ina. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagpili ng aming kwento ngayong araw. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Lilet. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.